ABP Golden Dog Goes, best radio magazine program, Radio King Dog. Inumpisahan po namin ang pag-uusap tungkol sa CPR para kwentuhan lang po ito. Sinuggest ko po sa Philippine Heart Association na siguro dapat ituro natin ito sa lahat. At doon lang ako nag-umpisa, kanila pong isinulong ang isang bill para ang CPR ay ituro na po sa lahat ng mga bata sa mga eskwelahan. Ang radio clinic na po ay hindi lamang po nagtuturo sa kalusugan, kundi ang aming pong hangarin ay ma-empower po ang lahat tungkol sa kanilang kalusugan. Maraming salamat din sa DWIC 82AM sa pagtitiwala po sa akin na hawakan ito sa loob ng 20 taon. Maraming maraming salamat. Narito na ang programang maghahatid sa atin ng dagdag kaalaman tungkol sa iba't ibang karamdaman. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang hindi ka malilihis dahil ang maglilinaw sa atin ay mga piling medical specialist. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang bukas para sa lahat, lalo na sa mga taong may problemang pangkalusugan na naghahanap ng kaliwanagan. At ngayon, narito na ang programang Radyo Klinika. Alam nyo, masarap po pala talaga umipo ng gintong ibon kapag sa iyo na talaga. For so many years po, nakikihimas lang ako sa DWIZ every time mag-uwi ang aming istasyon ng Golden Dawn. But now, thank you so much po. Maraming salamat din sa KBP. Dahil sa inyo, walang maliit o malaking broadcaster. Lahat ay pantay-pantay. Maraming maraming salamat po. Magandang gabi. Hi, magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati Sarne. Ngayong gabi, nakahuli na ba kayo ng daga? Kaya lang, baka habang nanguhuli po kayo, ay makagat naman kayo ng daga. O kaya ay may open wound pala kayo, makalangoy kayo dun sa kanilang nilalangoyan at pumasok naman sa inyong sugat yung kanila pong virus. O di na-defeat din yung purpose kung bakit sila hinuhuli sa mga panahong ito, di ba? Kaya hinuhuli kasi daw para daw mabawasan yung sakit na leptospirosis at ito ay pauso po ng Marikina City Government. Maganda po ang intensyon pero kailangan maunawaan muna natin. Bakit nga ba natin sila hinuhuli? Bakit kailangan mawala sila? At yung idinudulot po nilang virus, ito nga pong sinasabing leptospirosis. Ngayong gabi, syempre, kasama po natin na tayo natutuwa na tayo po ay sasamahan ngayon na isang napaka-busy pong doktor. Siya po ay nakasama na rin natin dati to discuss about leptospirosis last year, no? At ngayon, eto na naman po para po tayo paalalahanan dahil palagi tayo nakakalimot dito sa ating mga katulad ng mga sakit na ito, no? Ang ating po kasama may isang napakagaling po na nephrologist, wala po iba, kundi si Dr. Jean Angkaw. Doc, magandang gabi sa'yo. Hi, Doc. Hello, ma'am. Hi, ma'am. Magandang gabi po, Ma'am Maru. Oo, Doc. Galing ka ba sa ospital? Kamusta ba ang kaso ng leptospirosis? Kanina mong tanghali. Oo. Actually, ma'am, yung lepto, yung sa akin, ma'am, yung nakikita ko, siguro for this year, mga nakaano na ho ako, mga 5-6. Hindi po ganun kadami siguro sa lugar ko po. Pero I'm sure ho sa Manila, tagal ko na po kasi ho ako. Siguro malamang sa Manila, sa mga National Kidney, ayan, sa mga government hospitals, ay sigurado po ako dagsa po dyan. Mm-hmm. Si Dr. Gennaro o si Dr. Jean Angkaw po ay mula po sa Philippine Society of Nephrology at isa po ito sa kanilang advocacy ngayon yung tungkol po dito sa paghadla sa tumataas na kaso po ng leptospirosis. Kasi Doc, sabi mo nga dyan, oo sa inyo, 5? Eh dito sa buong Pilipinas ang
leptospirosis cases ay lalong tumataas. As of August 27 pa itong data na ito, 1,770 leptospirosis cases mula January 1 hanggang August 27. This year, merong 36% na pagtaas kumpara doon sa mga reported cases during the same period in 2021. At NCR, ang pinakamataas sa DOC, 378, Region 6 ang sumunod, 210, at ang Region 295. So doon sa inyong region, dyan sa Region 4A ba kayo, DOC? O Region, yes, ma'am, 4A? Calabar Zone. O yun, wala pa nga kayo doon sa listahan, pero sabi mo, DOC, medyo nag-alala ka na, nanakalima na kayo dyan sa ospital na pinagtatrabahohan mo. Baka hindi maman, no? Hindi bahain. So talaga bang sa bahalang ba nakukuha itong leptospirosis, to? Saan ba nanggagaling itong virus na ito? Lepto po. Opo. Virus or bacteria? Bacteria, ma'am. Ah, bacteria. Bacteria po. Itong ang leptospirosis po ay isang bacteria galing sa pamilya ng Leptospira na nagko-cause ng leptospirosis, no. Ito po ay nagii-infect ng animals and ng tao, no. Hindi lang naman sa ano, sa tawag dito, hindi lang naman po sa daga. Pwede rin ma-infect po yung mga baboy, kabayo, aso, at mga wild animals. Ang problem ho dito sa animals, hindi naman sila nagpapa-veterinaryo at nagpapa-gamot, no? Ang para ho kasi mapatay itong bacteria ito, kailangan antibiotic. No? And madalas po sa animals, wala pong symptoms. No, kung kayo po animal lover, meron po kayong animal sa bahay, hindi sila madalas nagkaka-symptoms. Mostly po is asymptomatic. So hindi mo sila mapapadala sa veterinaryo para mapagamot, no? Unlike sa tao, kapag po dalas po may symptoms, pero pwede rin naman po na maging asymptomatic o walang symptoms. Oo. Usually po mild up to severe ang manifestation ng leptospirosis po sa tao. Oo. No, kaya pala yung naman po, yes, yung aso namin, sinasaksakan siya ng para sa leptospirosis. Sinasaksak sa kanya. Hindi ba kaya dapat tayo? Yes, ma'am. Oo, bakuna. Oo. Hindi ba may bakuna, dapat ang tao, ma'am, meron din? I'm not sure, ma'am, regarding unfortunately, ma'am, wala. Ang pagkakalam ko, ma'am, wala. Pero ma'am, sa animals, yes. Ang hindi ko lang, ma'am, sure is kung gaano siya ka-readily available sa mga veterinaryo or veterinary clinics. Mm-hmm. No? And siguro, factor din yung price, kung meron man. Oh, okay. So, ano ang mga, pagkunyari na i-transfer na sa tao? Kasi sabi, usually, sa open wound daw, pumapasok itong bacteria na ito, Doc. At ito ay dahil, yes, nga, naglunoy ka sa baha, andoon pala kasama na yung dumi, yung, pati ba ihi, pwedeng nandoon yung leptospira? Ang, usually po, ma'am, pag na-infect po, nagsisimula po yan sa infection sa animals. Tapos po, mag-i-spread po yan sa katawan ng animal. And then, lalabas po yan at pwedeng potentially maka-infect sa tao through their urine or sa dadaan po sa kanilang ihi. Doon po pwede tayong ma-infect, no? Tama po yun na sabi nyo kapag may open wound tayo. Pero pwede rin po tayong ma-infect kapag po nainom natin ito sa eyes natin, sa ilong, sa bibig, basta po mucous membrane. Mm-hmm. Mas mabilis lang po siyang maka-infect kapag sa open wound kasi rekta na po 'yun, diretso na ho. So pwede pala na pag kunyari sa ating katawan, no. Oo. Yes, ma'am. Hindi mo alam na haluan yung iyong sa. Yes, ma'am. Regarding, ma'am, dun sa sabi niyo, ma'am, dun sa baha. Tama po, sa baha po. Pero hindi lang po sa baha, pwede po siyang makapag-infect or through the baha, no? Mas madalas lang po sa baha, sa putik, sa tubig, sa soil or sa lupa. Pero po sa atin, sa bansa po natin, or kahit I think naman po kahit sa ibang bansa, mas tumataas ang kaso kapag season ng baha. Kasi siyempre, ang dami nating mga nagko-commute.
lulusong. Tapos marami po tayong daga sa kalye, sa mga ester, ay sa, ano ba tawag doon, sa kanal. So iihi po sila doon and then tataas po yung baha, masasama doon sa baha, then lulusong tayo, may sugat tayo, or maiinom, or pwedeng ma-expose po yung ating mucous membrane sa ilong, sa bibig. So tataas po talaga ang kaso ng leptospirosis kapag panahon ng tag-ulan dahil bumabaha. So hindi lang daga. Ayan, tignan nyo yung picture. Yeah. Any wild animal, ayan, pwedeng wild mag-carry. Cow. Baka. Oo, pati pala yung baka. Pati siguro kalabaw din. At pati yes, ang aso mo. So ang pati yes, ang pusa rin. Yes, ma'am. Kapag ang pusa ba nakakain ng dagang may leptospira, pwedeng magkaroon siya ng leptospira bacteria. Yes, ma'am. I think, ma'am, yes. Kasi, ma'am, sabi yun eh. Mucous membrane eh, kakainin mo. And then, kung infected po yung daga. Mm-hmm. So, ganun din yung mga kumakain ng daga na tao. Kasi, di ba, may mga tao kumakain ng mga farm rats? Yung mga farm rats ba? Pwede pero niluto naman siguro yun, ma'am. Ah, okay. Ah, so paghilaw. Sa paghilaw lang pala. Unless ginawang sushi, ma'am. Oo nga. Sashimi pala. Oo, Doc, ito, may pinapakita rito. Pwede magkaroon ka ng meningitis. Ito ba yung mga epekto ng leptospira bacteria sa katawan? Yes po, ma'am. No? Ang leptospirosis, ma'am, pwede po niya ma-infect po yung ating brain. Ito po yung meningitis. Pwede niya po liver. Pwede po yung ating kidneys. Yan po yung mga pwede po magkaroon ng infection. So, pati yung lungs, oh, sa pulmonary? Yes pala yun, ma'am, pala ma'am, lungs. Pwede kang magkaroon po ng tinatawag natin magsusuko ka ng dugo. Hemorrhage, pulmonary. Yes po. Actually po, ang leptospirosis is treatable naman basta po maaga po ito na maaga po itong nagamot, no? Kaya ho dapat nga po talaga is early po natin itong ma-recognize. So, ibig sabihin, hindi naman naabot dito sa iyan, magkakaroon-karoon ng uveitis, o kaya meningitis, myocarditis, pamamaga dun sa puso, no? Brain. Pulmonary, oo, hemorrhage syndrome, hepatic dysfunction, yung sa atay mo, maapektuhan. At ito, madalas na naririnig ko ito, yung nagkakaroon ng renal dysfunction, kaya kinakailangan na i-dialysis, di ba? Pag yes, may leptospirosis. Hindi ka naman pala aabot dyan kung maaagapan ka kahit na nasa katawan mo na yung bakterya. So, paano maaagapan yan, Doc? Pag nasa katawan mo na yung bakterya. Apo. Ma'am, ano ko lang, ma'am, yung statement ko. Pwede kang mas less po yung risk po ninyo na magkaroon ng severe kung maaagapan po natin. Although may mga pasyente pa rin po ako nakikita na maaga naman nagpunta na nagkaroon pa rin ng komplikasyon. Siguro mas mababawasan natin yung complications. Mm-mm. Oo. So anong gagawin, Doc, para kung kunyari, ayan, bumusong ka na sa baha, pero hindi ka tiyak kung meron ba talagang sumama sa iyo nag-swimming doon na leptospira bacteria. So anong gagawin mo kapag nakalusong ka na sa baha? Meron ka bang pwede parang prophylaxis? Yes, ma'am. Although, ma'am, no, tama naman po yun. Pero ang pinakamaganda pa rin, ma'am, is to... Kumbaga is to protect yourself pag na-expose sa baha or kung maaaring maiwasan magbaha. Or pwede po tayo mag-boots. Tapos kung wari, nagkaroon ka talaga ng exposure sa baha kasi kung ano, nag-commute ka, hindi mo naman nakakalahing uulan. Pwede po tayong uminom ng doxycycline na 2 capsule na 100 milligrams. Kung ito ay low risk, ibig sabihin ng low risk, wala kang sugat, tapos na-expose ka lang, no? Para lang hindi ka magkaroon ng parang paranoid ka, pwede ka uminom ng isang dose lang within 24 to 72 hours ng exposure mo. Kung ikaw naman ay merong wounds or meron kang sugat sa paa or sa body mo na na-expose ka, pwede kang uminom ng 2 capsules ng doxycycline once a day for 3 to 5 days. No, immediately, mas maganda 24 hours to 72 hours of exposure. Kung ikaw naman ay may continuous exposure, yung mga nagtatrabaho, may ano ko, ma'am, naging pasyente, anong tawag din sa bantay ilog? So, ibig sabihin, nasa ilog siya lagi. Uh-huh. No, so, continuous po yung kanyang
kanyang exposure. Wala, binakababa doon sa tubig ilong. Yes. Mm-hmm. So kahit naka-take po siya ng 200 milligrams or 2 capsules ng 100 milligrams once a week until mag-end yung exposure. Mm-hmm. Magtuloy-tuloy. Pero ang hirap na, paano kung wari buong buhay mo, taon-taon, yun ang gawain mo. Oo. Yes, okay. At saka isa pa, Doc, ang doxycycline ba over-the-counter? Eh, di ba antibiotics yan? Yes, ma'am, no? Mm-hmm. Well, hindi po siya over-the-counter, pero po, meron, namimigay po ang aming society at saka yung mga barangay health office, meron po silang ready available na doxycycline, lalo na ngayong tumataas ang kaso ng leptospirosis po. Meron nasa po health centers din yata eh, no? Yes, ma'am. Oo. So, hindi mo na kailangan magpa-check up sa doktor kasi siyempre, ang hirap magpa-schedule, tapos yung gastos din, ang isipin din nila ho yan for the consultation lang. Pwede ka na pumunta sa barangay health office, sabihin mo na, oh, meron ako exposure. Then, usually po kapag yung sa siguro, I'm sure sa mga Marikina na bahain, I'm sure po ready po ang kanilang barangay health office. Oo, speaking of Marikina, di ba nga meron silang Rat to Cash o Rat for Cash program na kung saan pinapahuli nila yung mga ano. Mayroon 200 to 300 per daga. Oo nga, di syempre talagang pumila yung napakarami mga tao. Pero 2 days lang pala itong Rat for Cash program na ito. Ito, nasa news ito ng DWIZ. Pero ang tawag nila Rat to Cash program. 200 pesos ang bawat isang daga. Kaya kanina ang pupila yata dito, Dok, ay 1,700 if I'm not mistaken. Ayun, mahigit 1,700 na daga ang nakolekta ng City Environment Management Office na ibinigay sa kanila ng mga tao. Patay o buhay, parang dead or alive, wanted ang mga daga para daw makatulong na mabawasan yung populasyon nila. Pero Dok, libo-libo yata ang mga daga. Parang hindi mo yan basta mas mapupok. Yun nga, ma'am. Kung meron, okay din naman po yung programa no ng gobyerno regarding that ng Marikina. Pero kung ako ang iisipin ko is, tama ka, ma'am, napakadami ng daga para maubos. Yeah. And then yeah, to have this program for only 2 days, I don't think it will have, parang hindi siya magkakaroon ng malaking impact no, in terms of prevention ng leptospirosis. Mas maganda, siguro po na ipaigtingin po natin yung prevention, una po yun. Pangalawa po, yung iwasan natin yung pagbaha. Although medyo mahirap po yung iwasan pagbaha. Pangatlo, yung education no, sa ating mga kababayan, lalo na kapag baha, makikita mo para mas nauuna pa yung mga bata na mag-swimming na akala nila nasa pool po sila na public pool. Mm-hmm. Oo, so yun dapat talaga edukasyon at saka paglilinis, di ba, Dok? Yun dapat ang gagawin, hindi dahil ihuli mo lang yung daga tapos na ang problema mo. Kailangan maglinis kayo kasi may mga bubit pa yan. Maganda yung program nila, ma'am, no? Pero kasi ang hirap nun, ma'am, for 2 days, tapos biluin mo 1,700 na daga. I'm sure, ma'am, ilan ang daga sa Marikina. Hindi, pero at least na siguro parang nakakuha rin ng atensyon. Yes, kaya, ma'am. Hindi, maganda rin naman po. Mm-mm. Na, kumbaga, yung atensyon na yon ay pwedeng mag-lead into another. I believe naman yung mayor ng Marikina na si Mayor Marcy, I believe ano siya eh, doktor din to eh. Kung hindi ako nagkakamali. Ano lang, kumbaga, Dr. Marcy Chudoro. Oo. Oo, baka, yun na nga, pang-umpisa lang para lang magkaroon din ng awareness yung mga tao. Makatch lang yung attention. I hope na ganun nga ang mangyayari. And yun nga, sabi mo, Doc, yung tukol dito sa doxycycline, na available naman siya bilang prophylaxis para doon sa mga pwede nagkaroon ng exposure sa leptospirosis. Basta nalusong kayo sa baha, kaya may sugat kayo o wala, exposure na yan. Kasi baka tumalsik yan, di ba, sa inyong mata, sa inyong mga mucous membranes, tumalsik yan, nasinghot nyo yung tubig. So hindi natin alam. Kaya kung may posible kayo exposure, doxycycline ang iinumin. Pero wala ba yung maibibigay na masamang epekto sa ating katawan kung nagpo-prophylaxis ka kaagad, Dok? Hindi naman po, ma'am. Usually po ang doxycycline is hindi po siya binibigay sa bata. Oo. No, 8 years old and below. Tsaka mga buntis po. No, pero mayroon naman pong ibang alternative like yung penicillin po.
In terms naman, ma'am, nung mabanggit ko na rin, ma'am, yung treatment, no, pwede po dyan ang ceftriaxone, pwede po ang penicillin. No, ito po yung mga first line ng mga antibiotics pag na-admit. Ito po kasi is IV. So, kailangan po talagang ma-admit ng pasyente. Lalo na po kung ang presentation is moderate yung symptoms. Meron to severe. Need po talaga po siyang magkaroon po na ma-admit, no, yung pasyente. So, ano ba ang mga sintomas, Doc, ng meron kang leptospirosis na pala? Oh, ang problem, ma'am, dito sa leptospirosis, ma'am, is ang symptoms yung very non-specific. I mean, ang daming sakit na pwede ganito ang presentation. High fever, masakit ang ulo, nag-chills, masasakit yung mga kasukasuan, mga muscles, mga buto. Namumula yung mata. Oh, yun po, pwede po mayroong abdominal pain, nagda-diarrhea, naninilaw. Kumbaga, marami pong pwedeng maging symptoms na hindi lang specific, no, for leptospirosis. Kaya nga po, no, ang rule ko dyan ho sa pasyente is kapag meron kayong lagnat na 3 days na high grade fever, mas maganda po mapa-check up na tayo sa doktor po, kasi mas magiging magastos, no, and delikado sa ating buhay kung mauhuli tayo. Mm-hmm. So yan pala, high fever, mataas ang lagnat mo, mapula ang mata, masakit ang tiyan. Oo. Naninilaw rin. At saka may rashes, Doc? Yes po, ma'am. Oo. Very, yan po mga yan, non-specific or not, hindi naman yan exclusive for leptospirosis. Masakit ang ulo, may muscle pain, tapos nagtadiarrhea nga, sabi mo, Doc, o kaya yung naninilaw, may jaundice at saka nagsusuka. Yung isang nakilala ko, ang sabi niya parang nagkaroon siya ng paralysis. Pwede rin ba mangyari yun? Pwede, ma'am. Kasi, ma'am, pwede mo ma-infect. Sabi niyo, ma'am, kanina, yung brain natin, meningitis. So, pwede rin po na yung sa heart, yung sa lungs, cough. So, buong katawan po natin is at risk, no, na magkaroon ng symptoms. Kaya, very important na maagapan. Biruin mo, akala mo eh, simpleng daga lang yan. Pero tignan nyo naman yung ibibigay sa atin. At saka hindi lang po daga, pati iba pang hayop, ang aso natin mismo, ang mga pusa, at saka yung cows o baka, at saka kalabaw, pwedeng may dala-dala rin po sila nitong bacteria na ito. Bakit kaya hanggang ngayon wala pang bakuna para sa tao dito sa leptospirosis? So, kasi ma'am, siyempre, hindi rin naman ganun kabilis, no, na makagawa ng bakuna. Plus, hindi ho siya siguro na problem, no, ng buong mundo. Unlike sa mga third world countries. Kaya wala countries, silang pake. No? Oy, bumabaha na rin kayo dahil sa climate change, di ba, Doc? Baka marami din po kasing uri ng leptospirosis. Eh. Hindi lang naman po isa. So, kumbaga, yung mag-develop ng isang bakuna is hindi ho ganun kabilis. Baka mas makakamura pa, no, na mag-prevention. Pero Doc, kung kunyari naapektuhan nga yung utak, puso, baga, lalo kidneys, at eye, nagre-reverse ba yan? Bumabalik naman sa dati, nag-normal uli kapag naagapan o nabigyan, yes, ng treatment? Yes, ma'am. Pag naagapan po and nagkaroon ng nabigyan ng antibiotic. No, in terms po, o pag-uusapan natin ng kidneys or bato, marami pong mga patients natin ang na-dialysis dahil po sa sa tawag dito sa leptospirosis, no. Ang lagi kong narinig diyan na tanong is forever na ho ba to? Ang lagi kasi ang tingin ko po kasi is paniniwala ng mga tao is kapag nagdialysis for life na. No? Hindi ho, depende. Depende po sa cause, kung acute lang ito, ibig sabihin bago lang, at kung ano po yung nag-cause ng kidney failure. Kung tulad dito, nag-cause ng kidney failure is lepto, di once na magamot po natin is mataas po yung chance na mag-recover. Pero ma'am, kailangan din po natin consider is kung ano po ba yung estado ng kidney ng pasyente nung time na nagkaroon tayo ng leptospirosis. Kasi kung wari po, meron tayong pasyente na 65 years old na ang creatinine is mataas na. Kumbaga tinaningan na o madadialysis ka soon. No, compared sa 20 years old na wala namang sakit sa kidney, walang hypertension, walang diabetes,
nagkaroon po ng leptospirosis, pareho po silang na-dialysis, yung chance po na makarecover ang kidney is mas mataas dun sa bata na walang sakit sa kidney compared dun sa may edad na may sakit na yung kidney sa una pa lang, before pa siya magkaroon ng leptospirosis. Mm-hmm. Pero usually po yung mga pasyente ko na maganda yung kidneys before, napapauwi po namin sila na natatanggal din sa dialysis. No? Pero case-to-case basis, may mga pasyente ako na 2 weeks na after discharge, nagda-dialysis pa rin, and then natatanggal din naman eventually. Mm-hmm. Kaya nga ito nga sabi, para maiwasan ang leptospirosis, ABC pwede. Avoid. A is avoid wading in flood waters. Iwasan. Kung maaari. Boots yan. Gloves. Oo. Yeah, mag-boots kayo. Mag-gloves. Linisin. No? Clean. Yan ang pinaka-importante. Limits yes, yung bahay nyo at surroundings. Actually, ma'am, siguro isa din yun sa project, ma'am, ng mayor sa Marikina. No? Maganda yan kasi maglilinis yung mga ating mga kababayan. Naganap sila ng daga. Yung P naman, maintain a pest-free environment. So, hindi lang dapat sa tuwing tag-ulan na walang peste, ha? Kailangan forever yan. And D, take yes, ma'am. Doxycycline. Ito yung pero ipe-prescribe ng doktor kung kailangan nyo. Pero pwede rin na pumunta po kayo sa inyong pinakamalapit na health center dahil meron po silang stock niyan. Dapat may stock sila niyan. Lalo yes, na ngayong panahon na ito na nag-uulan na naman, di ba, Doc? So, Doc, bago tayo tuluyan magtapos, ano ang iyong maipapayo sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon kaugnay nitong ating pinag-uusapan sa leptospira bacteria at leptospirosis? Well, unang-una po sa lahat is marami pong sakit ang ating mapiprevent kung papanatilihin po natin malinis ang ating kapaligiran. No, so mag-i-start po yan sa ating cleanliness. Yung mga baha, pag nagtatapon tayo ng basura, sa mga kung saan-saan, na can cause ng pagbabaha. No, hindi lang naman leptospirosis ang sakit na mapiprevent mo kung malinis ka sa kapaligiran. Ngayon din po, nakita ko po sa mga posts ng Facebook niyo yung dengue. No, maiiwasan din po natin yan kung malinis ang ating kapaligiran. No? Kapag meron po tayong sakit, lagnat, na medyo matagal na, 2 to 3 days, or nararamdaman, mas maigi po na magpatingin tayo early sa doktor kasi ho, yung panghihinayang po natin sa pag-consult, sa pagbayad po ng mga gamot, ng mga laboratory, is mas makakatipid ho tayo kung mas maaga, hindi maiiwasan natin yung complications. And meron naman po yung ating mga lugar, o yung ating mga government na mga government agents or hospitals or clinics na pwede tayong matulungan po. Mm-hmm. And then po, pagkatapos po nun, yung tatandaan po natin kung maiiwasan natin, no, kung lang naman no, yung paglusong sa baha is mas maganda iwasan. No, kung hindi talaga, maganda po, kasi ngayon very unpredictable din ho yung weather, no? Mas maganda meron kang dala-dala laging bota. Mm-hmm. O para magdagdag protection. Ngayon, mm-hmm, kung hindi po talaga maiwasan, edi mag-doxycycline po tayo, no? Pinakamaganda po niyan is makipag-coordinate po tayo sa ating barangay health office or barangay clinic, no? Kasi po sila po is ready po yan sa mga ganyan pong mga sakit at sakuna. Mm-hmm. O ito, sabi nga ni Carmelita Pagulong, meron po akong friend, tinamaan siya ng leptospirosis. Muntik na po siyang mamatay kung hindi po siya agad na dialysis. Tinadialysis din pala kapag tinamaan. Yes, lahat ba? Tinadialysis to? Not all, ma'am. Pero ma'am, pag nag-fail po yung kidney, ako, ma'am, sa practice ko, and I think I can speak po, no, sa ating mga kasamahan sa nephro, is early po kami mag-dialysis. Kasi po, mas maganda po ang nagiging outcome kapag nakapag-dialysis po yung pasyente. Siguro rin, ma'am, I'll take this opportunity din po na to say na wag po nating isipin na ang dialysis is death sentence. No? Mm-hmm. Parang may ganyan po kasing paniniwala or pag-iisip yung mga ating mga kababayan regarding sa dialysis. No po. Ang dialysis po is hindi death sentence. Ito po ay magiging pong ating itong dugtong sa ating buhay. And sabi ko nga, hindi po dapat mag-iba po ang ating lifestyle kapag tayo ay nag-dialysis.
lagi ko sinasabi sa mga pasyente ko, kung ano, na-dialysis or whatever reason, hindi lang naman lepto. Kung forever sila magda-dialysis, is, hindi wag ako magsasabihin ko, oh, baka naman mag-itigil ka sa pagtatrabaho mo. Pwedeng, pwede po tayo magtrabaho, pwedeng, pwede po natin gawin kung ano-ano po yung ating mga ginagawa before kahit nagda-dialysis tayo. Tandaan po natin, ang dialysis is not death sentence, kundi ito po ay isang chapter, bagong chapter ng ating buhay. Mm-hmm. Okay, ito si Ramon Arevalo, bumabati lang na magandang gabi. Gayun din si RG Chell na nanonood ngayon. Alamay ko si na Angelo at si Emery Dahan nanonood din. Mga tiga Malolos, Bulacan yan. Nako, kayo dyan. Angelo po. Oo, palagi kayong binabaharin dyan. Okay, ito, tinatanong ni Ana, sa stagnant water lang po ba nakukuha ang leptospirosis o kahit sa mga running water katulad ng ilog? Eh, di ba sabi mo, Dok, meron kang pasyenteng river watcher. Oo. River watcher. Pwede rin naman po, no? Pero syempre, kung stagnant, yung risk mo siguro mas mataas kasi nandiyan lang po yan. Mm-hmm. Okay, pero kahit saang tubig, basta katubigan? Yes, ma'am. Oo, basta may madumi, ha? Mm-hmm. Oo, yung maduming tubig. Syempre, kung nasa dagat, hindi naman po. Oo nga, oo. Mukhang hindi naman magkakaroon po ng lepto. Okay. Anyway, ito naman, yung pusa ko po nakakain ng daga. Posible po ba magka-leptospirosis siya at maisalin sa amin kung makagat kami o ma-scratch ng aming pusa? Yes po. Una is, posible po siya magka-lepto. Kaso nga lang ho, hindi naman, sabi ko nga, ang lepto kasi ho, madalas po sa animals walang symptoms. Mm-hmm. Hindi naman sila tulad natin na nagkakalagnat. Nangihina, so hindi natin alam. At naninilaw din natin makikita. Yes. Kung naninilaw sila o namumulamatan nila. Kaya maganda, ma'am, ngayon nga yung bakuna. No? Maganda yan, makipag-usap tayo or mag-consult tayo sa ating mga veterinary. Bakunahan nyo po yung inyong mga alagang hayop. And of course, kayo naman, tayo naman, na mga tao, kailangan mag-ingat at saka maging malinis at saka yes, yun. Ma'am. Alam na natin yung mga preventive measures. So kung kunyari kayo'y talagang hindi sinasadya o talagang napinitan na lumusong sa baha, makipagkita ka agad sa inyong mga doktor, sa inyong barangay health center, walang bayad yung doxycycline po na for prevention po na lumala yung pagkakaroon po ng leptospirosis kung sakasakali. Doc, naku, thank you so much again, ha. Pero Doc, ikaw ba saan ka nag-kiklinik ngayon? Ngayon po, ma'am, dito po ako sa Laguna, sa Westlake Medical Center, sa UniHealth Southwoods, dito rin po sa Global Care of Canlubang. Sa Manila, ma'am, recently po nag-start ako sa St. Luke's Global, pero wala pa po akong clinic. Nasa proseso pa po. Dito sa may Bacoor, ma'am, ang dami, ma'am, eh, no? Bacoor, ma'am, dito po sa South City Hospital. Pero ang government affiliation ko po, ma'am, sa San Pablo District. Sipag mo, Dok? Hindi naman, ma'am. Ano lang po, ma'am, kasi kailangan nyo talaga, ma'am, ng ako, ma'am, paniniwala ko ng government kasi syempre may mga pasyente rin po kami na nagtitipid. Gusto government po. Ang hirap kasi, ma'am, na makakuha, ma'am, ng makapasok sa government. Pero yun, ma'am, taga San Pedro ako, pero San Pablo pa, ma'am, ako nakakita. Oo nga. Yes, ma'am, mga 60 kilometers, ma'am. So, effort, ma'am, talaga po. Pero pagtsatsagaan mo yan, Doc, para sa ikabubuti ng ating mga kababayan dyan sa Laguna. Nako, ikaw ay isang hero talaga, Doc. Nako, lahat kaya po tayo, ma'am. O kaya, be a hero. Kayo mismo, magiging hero tayo kung maglilinis po tayo sa ating paligid para mabawasan din ang populasyon ng mga daga. Huwag na po natin silang pabayaan dumami pa. At syempre, maraming salamat din sa Philippine Society of Nephrology, kay Jelica Rus, sa Dumaraos na nagbigay sa atin kay Dr. Jean Angkao na isa pong miyembro ng Committee on Public Health and Preventive Nephrology sa Philippine Society of Nephrology. Thank you so much, Dr. Jean. Thank you, ma'am. Good evening. Good night po. Good night. Okay. At syempre, yung ating mga kababayan po dyan, huwag muna kayong aalis sapagkat marami pa tayong tatalakayin dito po sa Radyo Klinika sa DWIZ. Radyo Klinika sa DWIZ. Okay,
balik po tayo dito po sa ating palatuntunang Radyo Klinika sa DWIZ. Ako pa rin po si Marupa Hati Sarne. At mga kaibigan, ewan ko kung matitake niyo ba itong tignan. Ay, huwag na, hindi ito na ipapakita siguro. Istorya po ito ng isang kaibigan na nagkaroon po ng sugat sa paa. At nagsimula lamang po sa isang maliit na sugat. Pagkatapos po ay lumaki na ito lang lumaki. At mayroon palang sugat na nasa loob lamang ng katawan. Ano? Ang nangyari, teka, titignan ko kung siguro ito pwede naman kasi kulay gray naman siya. So hindi masyadong nakakadiri para po dun sa mga titingin. No? Para lang alaman po natin na hindi po talaga dapat ipinagwawalang bahala ang mga sugat, lalo na kung kayo po ay diabetic. Kasi ito pong mga sugat niya sa paa, nagsimula lamang sa maliit. Pagkatapos, hanggang sa may biglang tumuburaw po na malaki, na kulay gray, na akala po ay parang kumapal na balat lamang. Pero ang nangyari, ito po pala ay sugat na po sa loob ng kanya pong paa. So tingnan natin ha, para alam niyo po, kasi ang importante, lalo na kung kayo po ay diabetic, tinitingnan niyo po ang lahat ng bahagi ng inyong katawan. Kahit po kagat lamang ng lamok ang pinagmulan, maaari pong maging malaking sugat. At ito, pwede palang nasa loob. Kita niyo, kung titingnan po natin, parang hindi naman siya sugat, di ba? Parang isang ordinaryong kumapal lamang na area. Yun pala, ang loob po niyan ay meron na pong gangrene. Nabubulok na po ang loob, kaya ganyan ang itsura niya. Kasi nung nagsimula po siya, meron pong sugat dito sa pinakamalapit sa toe niya. Tapos hanggang sa ginagamot naman daw niya, kaya lang hindi niya nakokontrol kasi yung kanyang sugar. Ang sabi niya noon sa akin eh, lagi pa rin daw kasi siyang umiinom ng soft drinks. Hindi niya talaga mapigilan ng soft drinks. At saka iba pang mga matatamis na inumin. Hanggang sa ang nangyari nga po, yung kanyang paa, nagkaroon na ng mga sugat-sugat. At ito nga yung pinakamalaki, yung gray na nakita nyo kanina. At yun na po ang nagsimula, naging dahilan ng pagkabulok ng kanyang paa. At ang pinaka-ending po noon, pinutol yung kanyang paa. Sayang, kasi itong kaibigan ko ito, athlete ito dati, tumatakbo, nagwa-volleyball, nung kami po ay mga bata pa. At syempre, kailangan niya yung kanyang mga paa para sa kanyang mga gawain. Pero yun, nahinto po ang lahat, nahinto ang kanyang activity, nahinto ang pagiging atleta niya dahil po sa pagkaputol ng kanyang paa. Ang sabi nga po niya, dumating siya sa panahon na talagang ang kanyang level ng confidence sa sarili niya ay talagang napakababa na bumagsak. At dumating din sa punto na gusto na raw po niyang kitlin yung kanyang sariling buhay. Gusto na niya magpakamatay dahil sa sobrang depression. Sabi niya, bakit ako humantong sa ganito? Pero pwede naman po na hindi tayo humantong. Sa ganung pagkakataon, napapuputulan tayo ng paa kahit na ba tayo po'y diabetic. Marami pong mga pamamaraan para hindi po mangyari yun. Unang-una, syempre, kung tayo po'y diabetic, kailangan talaga kinokontrol po natin ang ating sugar. Mag-invest po kayo doon po sa pang-test ng inyong blood sugar. Kasi kapag meron po tayong pang-test ng blood sugar, madali po nating nakikita, nalalaman kung ang ating sugar po, inahan po yung aking pang-test. Hindi ko makita. Pero at least nakikita po natin kung ang ating blood sugar measurement sa bawat araw. Although ang mahal, di ba, ng strips. Napakamahal ng strips na yan. Libo. Ang bayad po sa mga strips na yun. Yung 25 pieces, mga nasa 800 plus yata. Pag 50 pieces, edi syempre 1,000 plus ngayon. E tapos sa araw-arawin mo ang pagtetest. Kaya minsan ang gawain po ng iba, every other day sila nagtetest para makatipid sila dun sa strips. Pero talagang kailangan po yan na nagtetest po tayo ng ating blood sugar ng madalas. Kasi para makikita natin, uy, teka, sandali, bakit parang tumaas ang blood sugar ko? Kasi isipin mo, ano ba yung kinain ko? Maganda rin po may diary po kayo na inilista nyo ron anong kinain ko ngayong araw na ito. Bakit tumaas ang aking blood sugar? At ano ang mga
pagkain na kinakain ko na hindi tumataas ang aking blood sugar. So, sa pamamagitan nun, kapag meron tayong food diary, alam natin kung ano na yung mga dapat natin iwasan na nakakapagpataas ng ating blood sugar. Pangalawa po, palagi i-check natin ang buong katawan natin, kahit yung mga katikate, yung mga nakagat lang kayo ng lamok, huwag nyo rin pong basta kakamutin po yan, gamutin niyo po kaagad ang inyong sugat. Kahit gasgas lamang yung kayo po ay napasayad dun po sa inyong gate o kaya kayo po ay nahiwa lang ng konti ng kahit kayo yung pag, kunyari, tinitest nyo yung blood sugar nyo, dapat yung sugat na yan, kasi may sugat po yun, eh dapat lililisin nyo po agad. Maghugas kayo kagad ng sabon at tsaka tubig, o kaya lagyan nyo po ng alcohol at tsaka ng povidone iodine, yung pong sugat na kinreate ng pagpiprit po ninyo. So maging very cautious and very conscious kayo sa inyong mga sugat. Kahit na maliit, karinggit na, kapuringgit lang yan, mag-ingat po tayo at gamutin kagad. Yung mga nagpapa-manicure, pedicure din, sabihin nyo sa nagma-manicure, pedicure sa inyo, huwag na huwag isasagad yung pag-nipper sa inyo, no? O tsaka yung pag-cut ng inyong nails, huwag isasagad kasi magkakasugat. Huwag din kayo magpa-cuticle remover na kung maaari kasi baka po magkasugat din po yan. So lahat ng pag-iingat gawin po natin. Kahit napangit yung ating mga kuko, okay lang. Basta po huwag tayong magkakaroon ng sugat po dyan. Dahil yan ang pwedeng pagmulan ng infeksyon at magiging sanhi po ng gangrene kapag napabayaan. And syempre, yung mga kababayan po natin na naniniwala rin po sa mga herbal, malaking tulong po ang una-una syempre gulay para maging mababa yung ating blood sugar level. Ang ampalaya, ang laking tulong po niyan. Pangalawa na nakakatulong po sa mga diabetics kapag herbal ang pinag-uusapan, yung insulin plant. Muyain nyo lang po yan, yung insulin plant. Ang laking pakinabang po para mapababa ang blood sugar level. Yan ang kwento sa akin, no? Isa naman doktora, na ang kanyang mister po ay talagang ang taas daw dati ng blood sugar. Nag-300, 400, 500. Pero ngayon napababa dahil bukod doon sa gamot na kanyang iniinom, ay kumakain po siya ng insulin plant. Eh madali lang yung patubuin eh, yung insulin plant. So kain po kayo noon ng mga dahon na yan. Siguro mga 3 hanggang 5 dahon every day. Serpentina plant, malaking tulong din po para mapababa ang ating blood sugar level. At ang okra, ang ginagawa naman po dyan, katulad ni Undersecretary Epimaco Dencing, ito ang kanyang sikreto. Ang ginagawa daw niya sa gabi, magpuputol siya ng 5 okra. Puputulin niya lang yung magkabilang dulo para lumabas yung kanyang katas. Ibababa daw po niya yan sa isang tichel. Yung 1 litro na yon na tubig na mayroong 5 fingerlings ng okra, ilalagay po niya sa loob ng ano ng ref niya. Tapos kinabukasan, o kaya kahit naiiwan lang daw niya sa table counter ng ano niya, ng kitchen table. At pagkatapos kinabukasan, yan daw po ang kanyang agua de chempo. Yan ang kanyang iniinom. Sabi niya medyo slimy, pero nakakababa rin yan ng sugar. Ang laking niya. Factor din po yan para makababa ng blood sugar level. Kayo po ba? Ano po ba ang ginagawa nyo para makababa ang inyong sugar level? Of course, iwasan lang kasi yung mga nakakapagpataas, yung mga may sugar content, mga soft drinks, diba? Juices, kahit juice. At saka kahit ang mga prutas, iingatan nyo rin po ang pagkain. Ha? Hindi lahat ng prutas ay safe. Para po sa mga diabetics, meron po mga matataas masyado ang kanilang sugar level, katulad ng mangga, atis, di ba? At saka kahit banana, mataas din po ang sugar level niyan. Kaya pwede naman kumain, pero babawasan natin ang pagkain po nito. At kapag nakakain ka na, na kunyari isang pisngi na mangga, huwag mo nang haluan pa ng banana o kaya ng atis o ng iba pang mga matatamis po na prutas. Ang maganda rin daw po para sa mga may diabetes, suha. Nakakatulong din daw po ito para mapababa kahit papano yung sugar level. So, ang dami na dapat na pag-iingatan ano, kapag tayo may diabetes. Ngayon, ang tanong nila, eh yung bang merong ano, merong mga alternatibo na asukal, ito ba'y nakakatulong para mapababa rin ang blood sugar level or ma-maintain?
Nakapag-try po ako ng mga mayroong alternative sugar. Ang tinatry ko yung mga stevia, yan. Mas maganda yan para doon sa mga gustong palitan, yung kanilang asukal. Yan, stevia, maganda po. Hindi po tumataas ang sugar level nyo. Natry ko rin yung, ano nga yung isang ginagamit for baking? Teka, hanapin ko kung ano yung pangalan doon. Maganda rin po siya, hindi rin tumataas yung sugar level. Pero, kasi syempre, alam nyo naman, basta kapalit ng, ano, ng sugar na hindi, ano, na chemical, di ba? Eh medyo yun lang, medyo nakakatapot lang. Kasi baka mamaya maging problema mo naman sa susunod dyan. Kaka-answer ka naman. Kasi sabi, yan daw po ang isa sa mga binabantayan po ngayon pinag-aaralan. Dahil ito po, nasabay yung aking ano, may ipapakita sana ako sa inyo. Dahil ito po ang alternative sugar, lalo na yung mga nasa soft drinks. Nako, pinag-aaralan po yan. Na may mga posibilidad na nakakapag-create po ng cancer tumors. Biruin nyo yan na. Akala nyo safe kayo? Yung pala sabi nga nila, basta chemical, yan ang isa sa mga pinaka mahirap na ano eh, na hindi mo malaman kung anong gagawin sa iyong katawan eh. So, yan po ang sinasabi rin, mag-ikat din po tayo dyan sa mga alternatibo, basta chemical po ang kanilang alternatibo. Okay, teka, tinitignan ko pa itong ibang mga pagbabati rin sa atin. Ating mga kababayan, si Ray Borile Sr., magandang gabi po. Tapos, ito, nag-share siya na kanyang ginagamit daw para sa kanyang blood sugar ay, ayun, kumakain din daw siya ng insulin plan. Okay, thank you. Okay, ngayon naman, kailangan ba natin talaga ng mga multivitamins para sa ating kalusugan? Ang sabi po, basta't kompleto naman ang inyong kinakain, meron kayong gulay, meron kayong isda, everyday, tapos prutas, may protina, may carbohydrates, basta't kompleto ang ating kinakain, hindi mo na raw kailangan ng dagdag na mga vitamins. Ang kailangan lang ng may multivitamins ay yung hindi nakakakain nitong mga gulay at prutas ng araw-araw. So, ito rin po, sa bagong pag-aaral, sinasabing ang mga daily multivitamin use ay maaari din daw makapagpabagal sa problema sa memorya ng mga tumatanda. Ito po ay ayon sa isang pag-aaral na ipinublish po dito sa Medical News Today. Kapag daw po ang mga matatanda, lalo na kasi hindi na rin makakain ng lahat ng pagkain ng mga matatanda eh, kapag daw po sila ay umiinom palagi ng multivitamins, yung kanilang problema sa memorya ay nababawasan ang pagkakaroon ng problema rito, kumbaga nagsuslow down, at hindi ka rin daw basta magde-develop ng cognitive disorders katulad ng Alzheimer's disease at iba pang forma ng dementia. Pero tuloy-tuloy pa rin daw po ang research tungkol dito, yung mga factors na kung ano nag-iiluwensya, bakit ang mga matatanda nagiging makakalimutin at bakit sila ay talagang totally, minsan nga hindi na nila nakikilala yung kanilang mga kamag-anakan. Pero sa isang bagong pag-aaral, ang multivitamin mineral supplements po ay nakakapag-improve, nakakapagpaganda ng memorya, executive function, yung kapabilidad ng ating brain para mag-isip at saka magbigay ng solusyon sa mga problema. At gayon din, ay maaari din po na makatulong ito para patuloy tayong nakakapag-aral. Kahit tayo po ay matatanda na. So mas mauunawaan pa rin natin kung ano yung ating mga pinapanood, pinapakinggan, kahit tayo matanda na, sa pamagitan daw po ng mga multivitamins. Pero sabi ko nga po sa inyo, kung gusto naman po ang inyong nutrisyon, hindi nyo po kakailanganin na yan. Doon lang po sa talagang, hindi talagang nakakakain ng lahat ng mga kinakailangan po ng ating katawan, dito papasok yung tulong po ng mga multivitamins. Okay? So, anyway, ang isa ko pang ibabahagi rin po sa inyo, no, mga kaibigan, eh ito pong latest kaugnay po ng COVID-19. Ngayon, nakita ko marami na ang mga hindi nagmamask kahit nasa labas. Pero meron pa rin nananatili na nakamask kasi sabi nila parang ang feeling nila sila ay safe kapag sila po ay nakamask. So ngayon, sinasabi po ng Department of Health na nababawasan naman ang numero po
ng COVID-19 dito po sa ating, yung mga may kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Pero ang karamihan po sa atin, kaya patuloy pa rin nagmamask, eh syempre natatakot pa rin sila na kahit na ba nabawasan, nandiyan pa rin ang COVID at hindi nyo po alam kung ano magiging epekto po nito sa ating katawan. Ang akin pong brother-in-law ay napakabata pa. Generally, maganda po ang kanyang health. Hindi po siya nagkakasakit ever. Meron po siyang bakuna, 2 doses po ang kanyang bakuna, although hindi na po siya nakapagpa-booster kasi sabi niya, nagpumila siya pero hindi pa siya natatawag. So ang last na bakuna po niya, September of 2021 pa. Hindi siya lumalabas ng bahay kasi work from home po siya. So nadali po siya nang minsan lang na pumunta ng grocery. Nakamask po siya noon. Kaya lamang siguro ang nakalimutan niya ay yung pag-uwi niya ng bahay, nahawakan niya kagad yung kanya pong mukha. Hindi siya nakapagugas kagad ng kamay. So posibleng doon siya nasamantala ng COVID-19 kasi hindi na namin maisip kung saan pwede nangyari. So ang nangyari po, napakabilis. Nagkalagnat lang po siya ng Friday or Saturday. Tapos pinauwi siya ng ospital dyan sa Pasig kasi ang sabi, walang makita pa. Siyempre kasi nag-uumpisa pa lang siguro yung virus, no? Sa pag-atake sa kanyang katawan. So hindi pa po nakita at hindi po siya naswab. Pagkatapos, naswab pala pero hindi pa lumabas ang resulta agad. Pinauwi po siya pero masakit na raw ang ulo. Alam niyo po, by Monday, Sunday okay pa siya. By Monday, tuloy-tuloy na po, na-paralyze po siya. Na walan po siya ng pakiramdam sa kanyang katawan at hindi na siya makapagsalita hanggang sa na-emergency na nga po. At tuloy-tuloy na po, hindi na na-save. Wala na nagawa ang mga gamot. Ganon kabilis ang naging atake po ng COVID-19. Kaya huwag po natin ipagwalang bahala ang mga kaibigan. Hanggang ngayon, nandito pa, mabaksik pa rin po ang COVID-19. Although binigyan na po tayo ng kalayaan to choose. To voluntarily wear or not wear our masks. Sabi, nasa atin na ang pagpapasya. Kahit na po ganyan, maging mapagbantay pa rin tayo, maging maingat pa rin tayo. Kung wala man kayong mask, kasi nasa labas naman kayo, walang ibang tao doon, ilagay nyo kagad yung inyong mask basta't meron po kayong makakasalubong o kaya papasok kayo sa establishment. And of course, ang alcohol at saka po ang paghuhugas ng kamay, priority pa rin po natin yan, ha? Huwag natin kakalimutan, maging parang araw-araw na natin ginagawa yan, maging habit na para tayo po ay talagang makaligtas at talagang safe mula po dito sa COVID-19. Maraming salamat, Roberto Aguinaldo, maupay na gabi. RG Shell and Carmelita Pagulong, maganda-maganda na gabi rin sa inyo. And before we end, meron pong balita lang sa akin yung isang nating kaibigan dyan po sa Zamboanga. Meron daw po silang nakitang lulutang-lutang po napatay sa isang lugar po dyan sa Zamboanga. Teka, tinitingnan ko lang. Si Jenedine Lahaman ang nag-ulat po sa atin ito. Meron pong video, kaya lang hindi ko na ipapakita po sa inyo kasi talagang timari-mari yun po itong nangyari rito. Okay. At ang sabi nitong aking kaibigan, isang lalaki po ang natagpuan na lumulutang-lutang kanina pong tanghali. Ito po'y pang-ilan na may palutang-lutang po na ganyan. At lately nga napansin ko, lagi na may shooting incident dito. Yan ang sabi niya. Ang exact place po sa RT Lim Boulevard sa May Zamboanga. Sabi niya, ang ganda pa naman ng view dyan. Lalo na paghapon, maganda ang sunset. At ang sabi pa niya, yung bangka, meron daw bangka rin nakita doon sa lugar na kung saan namatay itong biktima na ito. Ewan lang daw kung kanino yon, pero lalaki po yung biktima. At sabi nga nila, nalulungkot sila kasi halos araw-araw daw, may baril lang nagaganap dun sa kanila sa May Zamboanga at lagi may nakikita po patay at palutang-lutang doon sa may RT Lim Boulevard sa May Zamboanga. Ingat din po tayo, ang dami na rin po ng mga ulat na naman ng mga krimen sa ating paligid po ngayon. Kaya maging mapagbantay, maging ingat palagi.
Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at panonood po ng ating palatuntunang Radyo Klinika sa DWIZ. And thank you so much din sa ating mga kasamahan. Nandiyan ngayon sila Jula Guba, si Rashid Locsin, si Mara Valle, sa ating social media si Kim Gomez at saka si Elaine Dimalanta, at sa ating communication assistant nandiyan si Joan Punay. Thank you so much sa inyo lahat. Thank you rin po sa lahat po ng palaging sumusuporta dito po sa Radyo Klinika sa DWIZ. Susunod na po si Miss Ruth Abaw. At bukas, babalik pa rin ako. Alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi sa Radyo Klinika sa DWIZ. Alauna hanggang alas 2 na mampuro ng hapon ang In the Heart of Business. Ako po si Maru Pahati Sine. Please take good care of yourselves. Tayo lang ang magmamahal sa ating sarili. Yung ating sarili, unang-una. Kasunod na lamang yung ating iba pang mga mahal sa buhay. So, alagaan ang ating sarili. Maraming salamat. Good night. Bye! Tapos na po muna pansamantala ang programang Radyo Klinika sa DWIZ na naihatid bilang serbisyong publiko hanggang sa susunod. Tayo po muling magkarinigan sa programang Radyo Klinika sa DWIZ.